Good morning. Okay, ulitin ko, no? Dito, pag-usapan natin, ano po ba talaga ang role ng bawat isa? Okay, being safety officer. Ito yung madalas tinatanong. Being safety officer, ano po ba ang role natin sa implementation ng OSH program? Okay, bakit? Ang dami kasing nangyayari o sinasabi o ang daming hindi nakakaalam, ano ba talaga ang role natin being safety officer sa workplace? O ikaw mismo, okay, ikaw mismo being safety officer, no? Kasi bakit? Sasabihin natin, ano po ba ang ibig sabihin ng safety officer? Okay? Sir, pag ano natin, ano po ba ang meaning ng isang safety officer? Sinasabi natin, ito yung refers natin. Ito ay isang manggagawa na madalas, okay? Si top management o si company ay ina-appoint po ito. Okay, ina-appoint ka bilang isang safety officer kasi ikaw ay merong properly trained. Saan? Sa occupational safety and health standard po. At ikaw po, okay, as doon sa workplace nyo, in accordance, okay, doon sa OSH standard po natin o sa DO13 or doon sa ating RE11058 na magiging safety man sa workplace natin. Okay, this is implementation natin. Okay? Shall be, no? Sinasabi synonymous natin. Okay? Term o safety man natin. Yan ang trabaho natin, sa being safety natin. We need to implement. Ano po ba yung ginagawa natin? Okay, ikaw ay ina-appoint ng top management. Kaya nga may appointing SO1, SO2, SO3, o SO4 sa workplace natin. Okay? Ano ba ang purpose natin kung bakit natin? Tanda natin, in application natin sa workplace natin, sa OSH program natin, kailangan ano ang target natin? Ma-remove natin yung hazard natin sa workplace. Okay? Kasi bakit? Pag sinabi mo nating hazard, anything that can cause potential to harm, yung sinasabi natin. Kung ang target natin sa OSH program natin to eliminate dyan, no? Ano yung mga dapat diskarte o nakalagay doon sa OSH po, rules natin. Okay? Number one, tayo ay maging secretary ng Health and Safety Committee. Ibig sabihin, kung ikaw ay appointed as safety officer, you will be the secretary of the Safety and Health Committee. Okay? Nakakaintindihan? Ibig sabihin, iba pa ang role. O ano po ba ang role ng safety committee? Sinasabi pa lang natin dito, ikaw ay secretary ng health and safety committee. Okay? Pangalawa, okay? Ano ba ang ibig sabihin ng secretary ng health and safety committee? Una, kung ikaw ay secretary, dapat alam mo kung paano mo piniprepare ang minutes of the meeting. Alam mo kung ano yung mga requirements po sa Safety and Health Committee. Ibig sabihin, kung ikaw ay admin, ikaw dapat yung nagre-ready at dapat ini-inform mo yung mga team, sir, ito yung next meeting natin, ito yung gagawin natin, ito po yung natin, ito yung target and team natin, ito po yung natin, okay? Yan po yung sample natin. At syempre, ikaw ang secretary, ikaw yung nagsasubmit saan? Sa top management ng mga reporting requirements. Okay? Para ma-notify yung top management. Right? Yan po kasi yung nakalagay. Okay? Sa ating OSH requirements natin. O yung tinatawag na role natin sa OSH committee po natin. Nakakaintindihan? Ano pa? Nakalagay po dun sa OSH standard natin o para mapatibay natin yung mga programa natin as a part dan tayo yung magiging act as advisory capacity. Okay, it means doon sa all matters pertaining nung sa health and safety issue natin, health and, no, yung sinasabi natin safety issue natin, it's tayo mismo yung nag-guide sa kanila. Ito yung mga advance natin, ito yung mga concerning natin, ito yung ina-advise natin about that. Okay,
hindi yung ano, tayo pa mismo ay nagiging reactive. Bakit? Ina-advisean pa tayo ng operation o ina-advisean pa tayo ng ibang team na, sir, may nanonotice kaming ganyan, nagiging reactive tayo. Sometimes, maging proactive tayo is napakalakas. It means nakikita ni Sir Fred, dumadaas na yung ano, tumataas na yung COVID cases o tumataas na yung incident cases. Nakakagawa na tayo ng mga action taken natin that we need to improve. Kakaintindihan, ano pa? Nagkakandak tayo dyan ng investigation o incident investigation kapag may mga incident cases tayo. Huwag nating kalimutan, as a part of our HSO, okay, Registered Health and Safety Committee natin o organization natin sa workplace natin, tayo ay isa sa member na dapat nagkakandak ng incident investigation. It's a very important things that we need to know that. Okay, bakit? Kailangan kasi natin yun para malaman natin kung ano po ba yung mga safety or training program pa na kailangan natin i-develop sa workplace natin. No? Kasi ito yung pamamaraan natin eh. Nakita mo, marami na aksidente, maraming concerning, maraming ganito. So, ano yung gagawin natin? So, i-share natin yung mga knowledge natin. Kaya kailangan natin, sir, kailangan natin magpa-excavation training. Kasi bakit? May mga accident cases po kasi tayo na ganito. Related po saan? Sa ganitong scenario of accident. That's the important things. Ano pa? Mag-conduct tayo ng mga health and safety inspection as a needed requirements. Kasi tumataas na yung mga cases natin. Tumataas na yung health issue natin sa workplace natin. So, ano ibig sabihin? Tapos na ba? Hindi. Ibig sabihin, kami ni Sir Fred, nag-walkthrough kami, ano gagawin namin? Sir, taasan natin yung ano natin, bilisan natin yung ano natin, o damihan natin yung safety inspection natin. Kasi bakit? By mga cases po kasi tayong ganito, o tumataas na yung cases natin. Ganito. Yung mga sample natin that we need to understand, and we need to develop. Kasi, being safety, nandyan yung tinatawag natin lagi na ACCAS advisory capacity. Okay, isa basic knowledge po lang natin. Hindi po tayo nagsasaklaw ng mga salita na natin. Ito ay just an advice. Okay, per training dun sa mga sa mga safety officer activities po natin. Okay, kasi bakit? Kung nagkakanda ka ng health and safety inspection na ibibigay natin sa supervisor natin yung mga ganitong concerning, sir, pwede ba tayo magkandak ng ganito? Pwede ba tayo mag-arrange ng ganito? Sir, i-correct natin yung ganito. Di ba? As advisory capacity or mag-release ka ng memo, mag-release ka ng letter, etc. Okay? Napuprovide kasi natin yung mga needed natin. If may mga government employee na pumunta doon, no, nagkaroon ka na ng proactive scenario na inspection. It means na a-assist mo na sila, alam mo na kung paano sila i-assist. Alam na natin kung paano natin ibibigay per training do sa mga safety and health concerning nila, pertaining do sa incident investigation, kaya naman pala sila naandong kasi may aksidente yung nangyari, etc. Yan yung mga sample natin. It means na yung mga na ibibigay natin yung sample natin na reported. Okay? Ano pa? Ano ba yung purpose nito para maging effective natin, yung sa workplace natin? Kasi in the pamamaraanan natin, no, in the way na para ma-implement natin to, is kailangan ma-call natin si top management. Ma-call natin in our ISO kasi yung leadership program natin, yung implementation ng okay? Yung sinasabi natin, no? Na andyan po. Isa yan sa mga activities that we need to understand. Okay? Pero sabi nga natin, no? Okay, yung iba, sir, tanong ko lang. Sir, tinatanong po ba yan sa interview? Ayan, sample natin, okay? Tinatanong po ba yan sa interview yung madalas ko ano po ba yung trabaho ni safety officer? Yes! Okay, during your interview, tatanungin ka niya, sige, ano po ba yung mga naging trabaho mo? Okay, sa workplace mo. During your interview o during your process, di ba, si Ma'am Kylie, okay, sinasabi niya, sige, sir, ano ang trabaho ko, sir, nagde-develop po kami ng programa o nai-implement natin based on the OSH policy natin. Okay, during your interview, okay, ano pa, sir, may mga safety program kami na ini-implement sa workplace namin,
para ma-secure natin during pandemic, okay, nung COVID natin, na ano na i-implement natin, like yung prevention of face mask, face shield, hand wash, etc. Yung mga ganyan, because of our procedure, na-implement namin yan, okay? Nag-a-act as advisory capacity rin po ako kasi nire-report ko sa top management, like project manager, like construction manager, like engineer, yung mga advice namin like that, blah, blah, blah. Okay, na-assist namin yung mga compliance requirements natin based on the regulatory requirements ng Department of Labor and Employment, katulad ng mga ano, mga reporting system namin, like yung mga monthly report, quarterly report, annual report, blah blah blah. Yan po sa amin. Oh, sir, minsan po in our meeting nagkakapag-propose po kami with our operation, ano yung mga control measure, ano yung mga action taken that they need to provide in our workplace as a proactive scenario in our workplace. Yun yung mga sample natin that you need to understand. Kasi bakit? Ito kasi yung nakalagay sa OSH standard. Kung tatanungin natin, ito po, yes. Okay? Kasi tatanungin ka. Okay? Tatanungin ko si Sir Fred. Oh, sir, nagkakanda ka ba ng health and safety committee ninyo sa workplace? Yes po. Nagkakanda po kami ng health and safety committee. Meron kaming weekly at meron po kaming monthly with our top management. Weekly for the site. Okay? Sir, nagkakanda ka po ba ng inspection? Yes po. Morning po, nagkakanda po ako ng general inspection po. Okay? Or technical inspection po kapag meron pong hazard in our workplace. Okay? Yan, napuputol, no? Nakalagay po kasi yan. So, ano sabi? Pinadinadalasan ko yung frequent monitoring o inspection natin kasi yung po yung nakalagay po doon sa aspect ng operation natin. Okay? Madalas po yung ganyan. So, nakalagay din po doon sa RE 11058 o ina-assist po namin. Sir, naano po kami during inspection, ina-assist po namin yung DOLE Inspectorate, DNR Inspectorate, o LGU Inspectorate po, na ano, nag-conduct po sa amin ng inspection. Ina-assist po namin yan. Okay? Pinagmamalaki natin yung kasi pini-perform po namin. Sir, yes po, nagkakaroon po rin po ako. In my previous work, nag-conduct din po rin ako. Nag-provide din po ako ng work stoppage order. Bakit nagkaroon ka ng work stoppage order? Kasi na-identify ko na merong IDLH, imminent danger to life and health, and merong pong non-compliance reporting po doon sa workplace natin. It means during interview, nakikita, oy, ito, pinaperform ko rin po yan. Nakakandak din po, coordinate registration and removal of hazardous waste. Isa po ako sa nagiging part po ng ano, environmental waste o ano natin yan. Tapos, nagkakaroon din po ako ng ano, assisting, katulad na sinabi natin kanina, pwede yun. Okay? Yung testing po, third party testing po, isa rin po ako sa nagkipag-coordinate at nakikipag ano po doon sa mga testing party po namin. Kaya nga po yung mga equipment namin as a member po ng committee, ako po yung nakikipag-coordinate. Okay? Siyempre, sir, ako rin po ay member ng liaison. as a liaison officer po sa top management namin, okay, kasi bakit yung during monthly reporting, quarterly reporting, kwento mo lang na ganun, okay, nagsasubmit ka sa DOLE, nagsasubmit ka sa DNR, o anything na government agency po, kwento mo, okay, during yung ano natin, and then syempre alamin mo, kasi ito ba'y piniperform mo, okay, sa workplace mo. Or ito po ba talaga ay ginagawa mo? Ina-assist mo ba talaga yung top management mo? Okay? Ina-assist nyo po ba in compliance with our OSHA standard, RA 11058, blah, blah, blah. Baka mamaya, sinasabi mo lang to kasi, pero hindi mo ginagawa. Kailangan alam mo at ginagawa mo ito. Kasi, ina-update mo yung mga ano, mga requirements based on your RA 11058. Katulad ng emergency, sir, tinatrabaho po namin. Oh, isa po ako sa nag-i-initiate, nagsusupervise, okay, nung emergency response team namin. Okay? Diba? Sir, every quarterly, meron kaming meeting, meron kaming disaster training, meron kaming drill namin, meron ganyan. Kasi marami po sa ating ganyan, tandaan natin, during our emergency, lalo-lalo na sinabi nga even the government, sinasabi, ang Pilipino sanay na sanay sa sunog. Okay, yan, di ba? Yung mga natin. Pero sa lindol, hindi pa tayo sanay. E paano kung lindol ang dumating? Yun yung mga sample natin. Okay, that we need to understand. And then, when tackle that, man-discuss natin.
Kasi sabi nga natin, may mga kanya-kanya tayong qualification being safety. Okay, in that qualification, kailangan alam din natin kung paano natin ito mas mapapaliwanag o ma-oversee o mas mabibigay sa ating top management to explain para alam natin. Okay? Tandaan natin, laging ang tingin ng company sa atin is ano, syempre, uy, proactive scenario. Okay? Diba? Pangit naman po, diba? Pag sinabi natin ang kasama natin, diba? Tingnan mo yung tropa mo. Tingnan mo natin. Pag negative vibes, ano, wag pare negative vibes, humahatak na negative vibes. Pansinin niyo pag negative ka, bad trip ka. Ultimate pag nilinis mo ng plato, maingay, right? Pero pag ano, ma'am, 'di ba, ma'am Ruchi, pag okay ka, masaya ka, 'di ba? Pag hugas mo ng plato, parang ano, simple lang, smooth lang. Pero pag bad trip ka, parang binabalibag mo na 'yung plato, 'di ba? 'Yun 'yung sinasabi natin. We need to be positive. Okay, positive vibes. Hindi po positive na yun. Huwag baka po maya. Ibang pa. Okay, positive vibes tayo. Para mahatak natin yung mga natin. It means, kasi nandiyan ka, kung pag ikaw ay proactive, nagiging positive ka. O ibig sabihin, nakikita ng top management na you become an asset. Kasi pag ikaw ay isang asset ng kumpanya, ikaw ay pangangalagaan. Right? Diba? Hindi po yung asset ng police lang, ha? Iba po yun. Okay? Dapat consistent tayo. Di ba yung consistent? Bakit? Kailangan consistent lagi tayo po yung ano. Baka mamaya sipag ngayon, tamad bukas. Sipag ngayon, tamad bukas. Right? On and off. Hindi po ganun. Dapat consistent po tayo. Sample natin, consistent yung reporting natin, consistent yung trabaho natin. Isa po yan sa mga ano. Kasi, yung knowledge po natin, continuous developing naman po yan. Okay? Hindi naman po sinasabing alam ko lahat yan, alam natin lahat yan. Hindi po. Continuous learning po. Ang safety po kasi is continuous learning. Yung knowledgeable po natin is continuous learning to adapt ano pa po ba yung mga sample natin. Sample natin, like yung medical term. Natututunan na natin yung salitang medical term, medical requirements, o kaya technical term o technical requirements, like that yung mga sinasabi natin. Bakit? Kasi nagkakaroon tayo ng good communication to other personnel sa team natin para tanungin sila at nakikita natin at nare-receive natin yung good language na pag-reply nila. Okay, bakit? Kasi good personality yung pinakikita mo sa kanila. Even ikaw ay stress na. Okay? Ganyan. Diba? Pansinin nyo, okay? Balik tayo. Naalala nyo yung palisalitang McDonald's sa McDonald's, diba? Yung manager. Diba? Ikaw ba naman sabihan, bobo, tatanga-tanga, ano sabi ng manager? Thank you very much. Diba? Sasaladuan mo yung ganung ano. Diba? Meron di ako naniniwala kay Serpent. Pag sinabihan siya lang ni Serpent na yan, bibigwasan talaga ni Serpent. Ano? Di ba? May ganyan Pinoy. Pero reality, nakita mo, no? No? Sinisigawan na si manager, sinisigawan. Yun yung ano, sample natin, di ba? Ang dami niya nahikayat. Right? Na good word. Tingnan mo, di ba? Ano pa ginawa ng, ano, na McDo. McDo yan, di ba? Binigyan siya ng free, ano, budget meal sa Jollibee. Para may iba daw yung lasa. Hindi, joke lang. Pwede ba yan yun? Okay? Yung mga ganun, hindi po, okay? Yun yung sinasabi natin. It's reality, makikita nyo, di ba? Yung ganung mga scenario. Because, nandun yung proactive at yung pagiging professional. Okay? Sa kukunti lang, siguro, sabihin na natin, sir, kukunti lang yung ganung behavior. Kung sa iba yun, na, di ba? Lalo-lalo na sa US yun, napapunan na ng soft drinks yun. Okay? Yan yung mga natin. O reality, o sa ibang bansa, it's reality. O sa ibang lugar, nilang naman po. It's dapat yung good personality na nandyan palagi. Okay? Kung paano ka makikipag-usap, paano ka makikipag-laging ganun. Good personality is one of the key factor natin. And also, huwag niyong kakalimutan yung team work o team effort is very important in our relationship to others po. Kasi ganun lang naman po ang ano natin. Being safety, you need to explain ano yung trabaho natin, ano yung mga key factor natin, ano po ba yung mga improvement natin. Okay? Yan po yung sinasabi natin lagi. Okay? As of now, yun muna ang ano natin, discussion natin. Okay? Wait lang po. Okay? Okay. As of now, yun muna po and then we will continuous na lang po kung sakaling ano po natin at kung ano na lang po mapag-usapan. Okay? Marami po salamat and salute everyone. Salute po.